So hello guys, tutorial na naman tayo kung paano magbalik sa China room. So naka EU room ako ngayon. So naka EU room ako, si 1C naka EU room ako ngayon, Mi-Hotel EU room. So babalik tayo sa China room. So ang una gawin natin is punta tayo sa settings, i-on lang natin yung USB debugging. So kung hindi pa naka-on ang developer option, dalan dito, then sa all specs, then ang UI version, click nyo lang hanggang ma-enable yung developer options. Then sa settings, punta sa additional settings, then developer options, then make sure na naka-on yung USB debugging. So make sure naka-on yan. Then after naka-on na yung USB debugging, then make sure din na naka-sign out yung Mi account, yung Google account, para bawas aberya. Mi account, Google account, dapat naka-sign out yun. So i-reboot na natin to TWRP. So reboot na natin to sa TWRP. So reboot, then reboot to recovery. So once na sa TWRP na tayo, ang gawin natin is mag-wipe tayo, then advanced wipe, then click yung dalvik art, data cache, then swipe to wipe, then click lang yung back, then format data, type yung yes, then click yung blue check button. Then click lang yung back, then punta na tayo sa i-connect na natin yung device natin sa PC or laptop nyo. So connect lang natin. Then transfer lang natin yung, pag ganito yung makita nyo, i-reboot lang natin ulit sa recovery. So click lang itong reboot, then reboot to recovery. So wait lang hanggang sa makareboot ulit sa TWRP. So once na nakareboot na, open na natin yung init natin dito, then so okay na yun. Detect na ng laptop or PC natin. So punta na tayo dito, then copy lang natin yung ROM ng China ROM. So ito, so ito, copy lang natin to. So wait lang natin matapos yung pag-copy. So once natapos na ng copy, close lang natin. Then unplug na natin yung device natin sa PC or laptop. Then click lang natin itong install. Then hanapin yung kinopy natin na ROM kanina. So nandito siya na. So click lang. Then uncheck yung dalawa, then swipe to confirm flash. So wait lang natin matapos yung pag-flash.
So medyo matagal to, so hintayin-hintay lang natin. So after matapos na na-flash yung room, back lang natin, back, then reboot system lang natin. So wait lang natin na mag-boot up yung China room. So medyo matagal to ang first boot up, mga abutin siguro ng 5 to 20 minutes. So be patient lang. So ayan, nag-boot up na. So setup lang natin. So English. So ayan, naka China room na ulit tayo. Ito ko lang settings, my device. So ayan, naka may ito China room. So after nito, hindi pa tayo tapos pag flash kasi nasa TWRP recovery pa yung recovery natin. So balik natin sa stock recovery para makapag-update tayo ng kung may available update sa China room. So ang gawin natin is check lang muna natin kung naka-on yung USB debugging. Set siya ng settings. So wala pa siya naka-developer option. So enable lang natin developer option. Device spec, then pick yung UI version. So ayan, enable na, then additional settings, then developer option, then on na natin USB debugging. So accept, then pag naka on na, reboot lang natin to fast boot. So press lang yung so click reboot, then hold volume down. Then pag sa fast boot na tayo, connect na natin yung device sa PC or laptop. So connect na natin. Then sa PC or laptop nyo, open na yung platform tools. Then shift right click dito sa blank space, then open command window here. Then type lang natin ang fastboot devices to check kung na-detect yung device natin. So detected siya. So ang next natin gawin is fastboot flash recovery, then drag and drop lang yung stock recovery natin dito. So drag and drop lang, then press enter. So once natapos na, type na natin fastboot reboot.
Then pag pag-click niyo ng enter, i-hold volume up sa device. So, yung natin, so nasa stack recovery na tayo. As you can see, sa stack recovery na tayo. So, select na natin reboot. Then, reboot system. So, that's it guys. Tapos na tayo. Lahat-lahat, tapos na. So, naka-officially balik na tayo sa China Room. So, yung mga ginamit kong tools at saka command, ilalagay ko lang sa description at pati yung link ng room. So, thanks for watching and keep safe always.